Okey cuy, kita masuk ke game yang pertama. GNC versus Minena Evox. And ang kinagandangas dito, pag nag-primal wrath yan, may Faramis ult, may Netherrealm. Pwedeng maligo sa utility and sustain ang Minena Evox. GNC versus Minena Evox. Looking at the audience prediction ay talagang napakalaki. Audience prediction niya, unggol Minena Evox ay cuya. Phoenix Army ka. Make sure to support your team and for me. Game pertama, best of three series. Busyan yun yan. Medyo na ano ko na marami kasing yan eh. Parang yung coach lang nila, si Coach Bitoy. Si Ixia. Coach yan yan. Ayan. Ano? Sumakto, ano pala, it all makes sense. Ayan, nga da-hero yan ka belakang, Daya. Kung sino sa tingin yung mananalo. Jadi diambil Ixia, Trey. M-E. Oh, diba? Tapos, huwag nyo na nagkakalaman. Ixialonatan di Godline. Social media and subscribe as well. Dahil magsisimula na. Okay, guys, ya. Kita lanjut ke game yang pertama. Kita langsung ke Land of Dawn. Versus TNC Pro Team. Min, mainit talaga to. Excited na ako. Rotations pa lang eh. Para kailangan balikan yung keys to victory na one game at a time. Kasi parang iba yata ang team mga players natin. And looking at the junglers, no, mukhang parehas naman magsisimula sa purple buff. Ang ibig sabihin nito ay mukhang hindi sila magkikita agad, no? Mukhang magkakaroon ng bigayan sa magkabilang side. Opposite sides, pero nakatingin na si Aman. Ng Minena Evox. Pero nakasunod din naman si Spider Miles. May sepat din naman yung duo mid dito ng Minena Evox. Edit. Hindi magulo. Kyo farming speed na KZ. Okay, merong mga pokes actually para sa mga players natin. Pero very calculated lang naman for both. Ayan yung threat na babantayan ngayon ng Minena Evox. Masampi, so, control na pwedeng idala. Tak sampay. Looking at the battle spells, no, mukha, wala pa nga naka-purify. So ibig sabihin, with the well-timed hatred combo, this could be massive. Hajar. Speaking of, kita nyo naman ang pokes agad. Tipis, at kamuntikan pa nga si hatred dun sa may gitna. Diyari ka lagi siya. Ready level 4. Pero mukhang kailangan muna mag-back dito ni Super Yoshi. Isang saksak lang siya dito, no? Kung may flicker lang yung jungler, siguro flumaker na yan. Pwede nga dumiretso anytime. Ayan, nararamdaman din naman ni KZ. Sabi niya, okay, sige, pang early game kami. Pero magiging maingat lang din muna kasi delikado. Magkakaroon ng turtle objective anytime. Oh, and we could see turtle that Ixia as well. Mukhang napakaganda ng kanyang laning. Kaya naman tinatambayan konti ni Spider Miles dito sa baba. Pero 2v2 here in the mid lane. Mukhang slight poke out lang ating makikita. 10 segundo. Bago okay, sabar tuy, sabar tuy. Wait. Di nag-level for sa hater. Tenang. Paano pala. Level 4 wave pa lang pala. Pataas pa lang siya. Okay, never mind. Usually kasi nakikita natin kapag nagra-rush ng mid mo ako may level 4. Medyo na-bayo na ako kasi hindi sila na XP. But now, he's rotated towards that XP late. Hindi pagang ulit TNC. Pero malilate lang siya na konti. Makikita natin nga na nakapwesto ang ating mga players. At si headset. Katalang pertama, dipigyan ko ulit TNC. Nasa harapan lamang. Nice stun. Pero nandun si Kirk. Pumasok na pero walang buhay din ng Super Yoshi. Di pa nga nagle-level 4. At si Kaysa nakaready. Kinapit dito ang Netherrealm. Heads mawala ng Piraga Armor. Pero wow! Aurora. Kena 2, kena 3, coy. Kena banyak lah yung tingin kasi ya. Martis. Papatingalan naman dito ni Heads. Ang init ng simula, pero mukhang both junglers ay kailangan munang mag-reset. Walang kukuha ng turtle sa ngayon. Yeah. Nag-double back si Kaysen doon. Muntik mamatay yung Martis. Pero dua sa mga kila to eh. Kung naka-killing spree lang to, feeling ko buubuhay niya eh. Pero Minena Evox, they did take that turtle back. Minena Evox. Nakakuha ng 2 kills si Kaysen dito. Ang nakakatakot for TNC is yung snowball factor dito ng Minena Evox. But the good thing is, snowball. Medyo winning yung gold lane nila dito on Nomad because of the range advantage sa Nathan na zone out si Domic. And that's true. Yung snowball na meron ng isang Martis ay talagang kailangan respetuhin pero mukhang TNC pa rin ang magsisimula ng turtle na to. Oo, talagang inaabangan ang dalawang kuponan kung sino nga ba talaga ang makakagandang pwesto. Uy, the player! Oh! Tapos meron pang wild charge doon! Kirk, it's karamihan! Oh, Dora, dapat yun. Okay, sir. Martis sa kasiya. Ang mga players ng TNC kaya tatarget din siya ngayon. Makakatakas ba? Meron oh, no, Martis! Xbox. Sineraduhan ng pinto si Miles, forced to flicker out. TNC, nakuha. Warturus. Nakuha ng Ray 3. Yeah, that's big. That's X. Dari tadi ya. Everybody on the side of Minena Evox. Bantay, Joy. Actually, happy naman both sides. Dahil TNC nakukuha nila. 5-2 kill na uda. Kasi, hindi iwasan mo rito is again, yung snowball factor. Kapag nakokontrol ng TNC yung game, they are gonna be fine. Dahil meron din naman silang expert late game factor. But again,
That turtle take is big for Minana Evos. Now Super Yoshi providing vision sa loob TNC. Ng orange buff ng Minana Evos. Damang lamang ang Phoenix Army ng 1,000 at mukhang kung gold lane ang titigan, pupunta sa mid lane muna ang si Doming dito. Magiging pal-Doming na siya. Parang double laning yata ang gagawin para makasama lima, dua, sa fight later on. Ito nga kanilang Nathan. And the Nathan, as you said, Wolf. I mean, Midnight, sorry. Okay lang. Masaya ako na tinawag mo ang Wolf. Isang karangalan. Hindi kasi sa, ano din, lumalabas sa mga lobo pag Midnight. Oo nga, alam mo naman. Rucho. The jungle, pero si Kazen pa rin. Ang kukuha ng purple pag, na yun. Retreat na, Chuy. Mortis niya. Nathan is a late game carry. Kailan ba ang pasok ng late game? I'd say kapag nakuha niya na yung Star, yung Feather, tsaka... Pasok ka late game. Ang problema dito ng Minana Evos, kasi meron silang range deficit dahil sa full barrage, siya pwede magaling sa TNT. Pero ang kinaganda naman dito is hindi naman siya full problem for Minana Evos kasi essentially meron silang dive with Paramis. Pwede silang mag-all-in dito laban sa TNC. Okay, makikita natin ngayon kalahati ng buhay niya. Kaya nila pero masasagot dito ng one charge. Ginamit na ang Nether Realm para mabuhay doon si Lancey. At kita nyo naman ang ginagawang pag-zone dito ng mga players ng Minana kahit TNC ang lamang pagdating sa gold. Minana Evos. Spawning as well. Bot lane, biglang binigyan si Doming na hindi man lang nag-burn ng flicker si Hatred doon. Oh, mainit si Kuya Hatred. Kanina pa talaga nag-abinay. And nakita nyo naman. Martis, Joy. At diretso kayo ng Minana sa may bandang gitna. Super Yoshi lang ang matitira para doon pensa. Wala mang giveaway though. Pero para ito tayo pa nga ito. Dapat juga ya. Got ya. Kazen going for the kills instead. Pag ganun yung trade Midnight, yung kill yung kinuha nila in exchange of the 30, sino bang nakakalamang? I mean, for either side, medyo happy naman sila. Wala naman sabi, wala naman sabing lamang kasi... Bigyan mo sa bulong niya, Minifos, bahaya, Chuy, lawan na Eko, Chuy. Long term, mas malaki yung kills na nakukuha dito ng Minana Evos dahil napitigilan mo yung pwedeng lumabas na aggression from TNC. And you're also allowing Kazen to become a problem such that pagdating ng mid-game, problema mo yung Martis, pero kailangan din isipin ng TNC na at some point kailangan nilang intindi itong Nathan. And this Nathan is would feel like sementara TNC yung gula, Chuya. Sato ka mampat ka. DPS eh, ito yung tipo na hindi mo maaakalain na bukod sa mataas yung burst damage, pati yung DPS ka, 6-30. Very respectable din. Oh, kailangan talaga later on na siya yung pinakatutukan or punta. Probably target ni Hatred later on para instant kill na agad para sa game. At kita naman na TNC ay talagang kukuha lang muna ng objective sa Minana Evos at ibang place Ixia. Ay pinapakita ngayon dapat magnatas Phoenix Army. Already with a growing gold lead. Kanina pa 1,000 yan, pero mukhang papatak na rin ng 2,000. Sa bot lane though, Minana Evos naghahanap ng sunod na play. Bumabagal ata yung laro. Ako lang ba? Parang bumabagal yung laro. Yeah. Ano na rin kasi, parating na yung point ng game na mabilis mag-turn around yung momentum. So, TNC, they really need momentum to find like, proper objectives this time. Pero medyo mahirap dahil ang bilis ng wave clear ng Minana Evos. Map niya sa manantan. Paramis and Nathan na napakabilis. Para sa torang di best. Also, bagyan ito nga. Ako nasaan yung pwesto ni Kirk. Kasi may re-engage factor din yung Minana Evos. Magkano di magkating nga, Choy. Flicker is available para dito kay Hatred. Kanina pa tayo nakakita ng mga flicker entries mula sa kanya. Kanina, no? Parang abangan din ng Minana Evos kung meron ba siyang ibang bit-bit. Kasi yung Minana Evos. Nung frigid glacier niya is talagang a threat against him. Alam mo yung mga mag-aagree ako kayo, may parang so close yet so far yung tema ng alam. Heads, ng heads! Hada dulu. Order kill. Lagi-lagi, Cuy. Mati tiga ya, guys ya. Minai first mati tiga. Turtle untuk TNC. Unang turtle nila yon pero kanina pa talaga nasa kanilang lead. Oh, malaking bagay yun na bait sila nung Xbox sa may bandang unahan. Maganda naman yung plano. Gusto nilang tanggalin yung Piraga armor. Unfortunately, hindi sila ready sa full barrage wild charge combo. Dumeng. Super Yoshi na bigyan doon. Nakita niya na yung mga threat na sinasabi natin para i-design ng TNC. Pero makakasira sila ng Torre dito sa gitna. 4,000 na ang kalamangan ng TNC Pro Team. At Minana Evos ngayon ay nakapagalin yung laro. When we're talking about the late game power spike, mga ilang minuto pa ba ang kailangan nilang tiisin bago sila pumalag? I'd say 3 to 4 minutes pa yung kailangan ng Minana Evos. But then again, hindi... Kalau dilihat dari bagian tower C, masih imbang-imbang ya. Kasi they have to solve one thing in this game, one big problem. Bawahnya hancur, atasnya hancur. Lagi Minana Evos. And this Ixia is starting to become a problem as well. No, David
debut pick man ito. I remember back in season 12. Isa ito sa mga picks na kapag talagang nabigyan ng ng pwesto ay Punggol TLC, busy bagian rot niya. Di ba yung tower? Di ba kung yung mga players meron sila sarili synergy, yung mga heroes din dito ng TNC may synergy kasi yung full barrage tsaka yung glacier dito nung ano nung Aurora para pang nagsabay. Paano ka makakaalis doon? Tapos meron pang wild charge. O, diba? So, kaya siguro naiilang din yung Minanaibos pala na pumasok. Kaya super interesting. Minanaibos. Just curious dito ng Minanaibos. Kasi they saw everything. They saw the export. They saw the Ixia. And they even saw the Aurora pick. And pinili pa nila yung Edith over the Paquito, the Benedetta. These two heroes are great counters against the Xborg and the Ixia. Pero pagdating ng late game, again, double marksman essentially yung Minanaibos. Kasi yung Edith, kahit sabihin natin fighter X-Blane tank yan, pag ginamit niya na yung Primal Wrath, nagiging marksman yan. May kilala rin akong fighter mage assassin eh. Sino? Lalo tadi, Aurora, ya Chuya. Ultimate niya ka na plus. Shout out. Shout out sa'yo, Alden. Manood ka naman ng MPN dito. Oh, live on ano? Live on our studio. Oh. At ayan na nga, the Lord already spawning sa ating game number one. Pinakaunang Lord ito ng larong the NBA game number one. Would you say na TNC Pro Team ay lamang na lamang sila? Depende ang sa mga TNC. Apakah contest ka? Apakah di contest sama EFOS? Nenang EFOS? Natanda ko rin ultimate untuk membuka map. Still doing the same thing, nagpapabait siya rito kasi alam niyang may count. Ada berapa berima di situ? Burok nga masih jauh. Burok nga double gabung ya guys ya. Nandun din sa likod, makikita tayo. Di reset ka? Di reset. Dito ng mga players natin pero marereset pa rin at parang itutuloy pala ni Ryzen dito yung Lord Urban. Masya dapat. Very, very calculated. Kumari di reset. Para dito sa ating mga players, parang malaches ang kanilang position. Kumari di reset. Okay, si Hedge pawala dito ng Piraga Armor. Kumari di reset. Medyo delikado pero itutuloy pa rin dito yung Lord. Halos wala na buhay and look at Kaze na kabang. Sama dekali ya guys ya. Jungle na ya. Oh, Yoshi! Martis dapat. Tapi kok rata cuy. Tapi kok rata cuy. Tinggal grot doang cuy. Cuan patah ya, EVOS ya. And ito na ramdam na ng Minana EVOS. Actually ramdam na ng TNC. Yung late Mahatis na dapat Lord plus mati 4 cuy. Comeback lah. Oh, sobrang bilis comeback. Nathan na kumuha ng tore or ng objective. Epic comeback. Tinesting niya kanina doon sa turtle objective. Nagawa ko sa turtle, gagawin ko sa Lord. Ang bagong crush ng bayan. Lord. Ayan si Kazin. Bagong retry man. Para may laman yung sino mo ah. Sino papalit sa akin? Ay, hindi ako yan. Alam niyo naman na si Kyrie at King Kong ang totoong sabuha. Lord tadi, di ungloy ole. TNC, cuy. Di wala-wala. Grabe ka, Kuomiki. Grabe ka na, Kage. Mga ada Lord Borsan. Comeback, cuy. Shoutout sa mga Kayna jungler dyan. Tsaka sa mga Kayna gold laner. Pero ito na ang mid lane. Hayar ka? Doming! Di hayar ka? Pero Kirk, yung passive niya medyo charge up pa. Wala nang Firaga. Sobrang tapo ni Kuya Doming. Tsaka si Hedgen. Nakikita na natin na pumasok sa ilalim na torrent. May sumpayan. May sumpayan mga ganyan. Pero yung Lord ay na-depensahan na dito ng TNC para sa ating game number one. And the Super Yoshi nangangalahati yung buhay doon. Pero mabilis lang din naman. Hindi naman na-depensahan. I mean, at this point, Minanay EVOS, they've taken control off the map against TNC. Ito yung point ng game na pwede ka nalang mag-freeze ng mapa the and TNC. Stay down at the face of your enemy. Pero ayaw nilang titigan, gusto nilang ubusin yung towers at this point. O, tama na ang ano, pagtatayo at pagdididig dyan sa loob ng base. Talagang labanan ang hanap ng dalawang kupunan na to. Dahil ngayon, Minana EVOS na ang may hawak ng kalamangan. Mm. Kanina pa, 3,000 ang lamang ng TNC at parang ganun lang ay dapat ka. Nawala ng ganun. Ito na yung very popular map freeze ng mga PH teams. Hindi na nila palalabasin dito yung TNC. Wala na magpapakita kahit isa. So TNC, kailangan nila gawin dito yung body-body system. Actually, uh-huh. Hindi nga body-body eh. All 5 players, kailangan sama-sama sila. Dahil players. May napitas na isa, alam mo talagang disadvantage ka agad. And the beauty of this game, I think kaya pa rin ang TNC tumimpay eh. Given that Nomad has position, iba pa rin. Oo, hindi mo talaga masasabi kasi more on pang counter din. Actually, dalawang line-up nung teams natin, pwede mag-counteran eh. Pero ang pinaka-factor doon is yung positioning. Question. In terms of positioning, question the HS. Ate Chantel dito, ay yung full barrage ni Nomad, kailangan mahanap niya rin si Dome. Kasi hindi worth it
yung combo dito ng Ixia, bermain Crosshion DHS. Alam natin yan sa mga naglalaro ng RG, sa mga Natan Specialist, 1v5 hero yan. And okay, hero niya. No, ilan lang yung mga nalulusot dito. I think the Freya nalusot din. Uh-huh. But at this time around, the Nathan is looking to win this game for Minana Evos. Pero mukhang TNC pa rin ang magsisimula ng ating Luminous Lord. Pero si Kaizen na nakakatatlo yan. Oo, nakapwesto na nga agad eh. Sabi niya, Jadap na gol, 3,000. Pwede naman ulit. Tapi TNC, tita pwede ya. Dito yung Lord. So, nakaabang, pili ko mag-minus 1. Tita pwede maju, untuk lot na joy. Siya pa kayang dapat. Si Doming, sinisigurado niya, di siya abot ng full barrage. Formation-wise, sino nga ba makakuha ng Lord? Okay, hinahanap na dito si Super Yoshi. No, ma'am! Ma-artist dapat. Big siya belakang. Big siya ke belakang. Here comes Doming! Aurora. Here comes Doming! No HP Doming! Natan, cuy. Lagi-lagi, guys, Natan. Wet out. Triple kill. 20 seconds para kay Ryzen. Kaya-kayang dumitin sa mga. Martis niya dapat. Damage na time second, ya. Bahaya. NT. 1-0. 1-0 yun na EVOS. Kita lanjut ke game yang kedua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.